Yun guys. Ito guys, yung katunayan na kahit walang internet or hindi nakakonect sa internet wifi, yung ating cellphone, pwede pa rin po siyang mag-screen mirroring. Pagka nanood kayo ng YouTube, makapag-browse po kayo at makapamili po kayo. I-widescreen lang po natin na kagaya po neto and then, yun. Sa TV na po natin siya mapapanood. So guys, sa pamamagitan po nito, pwede po tayong mag-screen mirroring na hindi po tayo gumagamit ng internet connection or internet wifi sa ating cellphone at saka sa ating ordinary TV. I-unbox na po natin. So ito po yung adapter na sinasabi. Ito po ay 5 volts na 1 ampere. Ito po. So dito mo siya i-connect. Ito po. Yan. And then ho, yung cable ng iyong charger, dito mo siya ilalagay. Yan. So, yan po ang magiging looks. And then ho, yung cable na pang-charge mo sa cellphone, ito yung pang-connect mo dito po sa iyong cellphone. And then ho, itong HDMI cable, ito po yung ilalagay mo sa TV. So ito na po guys, ang una po natin gagawin, itong adapter na to is i-plug po natin sa outlet. Yan ho. And then ho, ang next po natin gagawin is, i-connect po natin itong HDMI sa ating TV. Yan. So yan yung magiging display pagka nakakonect na po yung HDMI doon sa likod ng ating TV. So ito po guys, nakita niyo po ito, barcode no? And then nakalagay dito, scan QR code for use. So ang gagawin po natin sa ating cellphone, magda-download po tayo ng QR code scanner. Kailangan po natin i-download yung apps na yung EasyCast app. Yan. So ito na po guys, i-prepare na po natin yung ating cellphone sa ating TV. So agad po natin pupuntahan yung EasyCast. Yan. And then ho, nakalagay po dito, add a new device to start. Ito po. So click po natin yung plus. And then, since nakapag-download na po tayo ng QR scanner, no, agad po siyang magpapakita yung scanner. So, i-scan po natin. Yan. Then ho, i-press po natin yung yes. Guys, ito po yung next na magpapakita. Nakalagay dito, how to mirror using USB debugging mode. So, dito po sa ating cellphone na gagamitin, ganito lang po kung paano mag-debug. So, pre-nest po natin yung setting and then pupunta tayo sa about phone. Yan ho. And then ho, pupunta tayo sa version. Ito po yung pipindutin natin ng 7 times. Itong version. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang next po nating gagawin, back po tayo. And then ho, search po natin yung developer option. Type lang po natin. Ito po. So, pag-press po natin ng developer options, hahanapin po natin dito yung USB debugging. Yan ho, makita nyo po. USB debugging. Yan. And then guys, magpapakita po yung apps na EasyCast. I-okay mo lang po. Ito guys, ito na po yung pinakaintay po natin. Magkukonek na po yan. Kahit hindi nag-connect, restart nyo lang po yung inyong phone. Dahil nagawa nyo na po yung debugging, una pa lang. So, ang gagawin nyo na lang, restart nyo kung hindi nag-connect sa first attempt. Ito guys, real time. So, kung ano yung galaw ng cellphone, yun dun po yung response sa TV. Sunod sa galaw, cellphone at saka sa TV, halos magkasabay.